Malayo man sa bansa, panatag sa pagtatrabaho ang ilang kababayan natin sa Spain dahil hindi na kaibang kultura ng dati nang sumakop sa ating bansa. Mas lalo namang mapapadali ang mga kailangang iprosesong work permit sa embahada dahil isang mobile application na nakatakdang ilun sa doon. Ang mainit na balita hatid ng aking partner na si Connie Season. Saan man sa mundo, lutang ang galing ng mga Pinoy sa anumang trabaho. Dito sa Espanya, at home daw ang mga Pinoy ayon kay Philippine Ambassador Philip Luillier. Most of them are working sa mga restaurants. Punta ka mo sa isang restaurant dito, I guarantee you, may Filipino. Sa isang cafe sa Retiro Park, tatlong Pinoy agad ang sasalubong sa customers, sina Euclid, John at Edgar. 18 hanggang 20 taon na sila rito sa Spain. Bihasa na sa lengguaheng Espanyol, kaya madali silang makahanap at manatili sa kanilang trabaho. Bueno, llevo ya muchos años aquí, desde 99, ya llevo ya más de 20 años. Pues ahora... Nag-aaral ako dati ng language, tapos dito na ako nag-stay, pati asawa ko nandito rin. Noon, first time, na-adapt ko na lahat. Okay naman sila mo, mabay. Parang sa atin din, actually. Sarap dito dahil tumikita ng euro. Okay naman ang task ko rito, medyo malungkot dahil magpasar talaga sa Pilipinas. Para sa mga tulad nilang Pinoy abroad at sa mga turistang gustong bumisita sa Espanya, kung bakit naisip ni Ambassador to Spain Philip Luillier na gumawa ng phone application na tinawag niyang e-Filipinas. This is like a pocket embassy tawag ko. Yes. And another thing important is that as it's a national, nalito lahat, all the rules, as it's a national, the ATM, ano dapat mo gagawin, ano kailangan mo, everything's right here. Kauna-unahan ang app na ganito sa Philippine Foreign Service at madali lamang ding gamitin. I-download ang e-Filipinas app sa inyong cellphone. Pagkatapos, makikita na ang iba't ibang serbisyo at impormasyon. Maaring puntahan dito halimbawa ang consular services o mga serbisyong ibinibigay ng embahada para sa mga Pinoy sa Espanya o sa mga turista. Lahat ng transaksyon at pag-submit ng dokumento pwedeng gawin sa telepono. Nakalagay rin ang lahat ng contact information ng Embahada ng Pilipinas at iba pang mga emergency information ng gobyerno ng Espanya. Kami na sa makikita dito sa app na ito ay tinitirian na ng OFW Corner, saan diretso ng makakausap ng ating mga kababayan na trabaho dito sa Espanya ang mga kinatuman mula sa Philippine Overseas Labor Office at COA. At madali na rin matutuntungan ang Embahada ng Pilipinas dito sa Madrid sa pamamagitan ng kanilang GPS locator. May mga idadagdag pang serbisyo dito tulad ng group chat, financial service capabilities gaya ng money transfers, foreign exchange rates, e-commerce at e-banking. Pwede rin mag-advertise sa mga Pinoy ng kanilang mga negosyo dito para maisakatuparan ang pagiging one-stop shop service app nito na libre kapag dinownload. Madali na po ngayon dahil may easy access na siya. Mas improve na ngayon kaysa dati, mas maganda. Inaasahang tuluyang mailo-launch at ma-activate ang e-Filipinas app bago matapos ang taon. In this post, I've been always thinking, even in my other post, I've been trying to think talaga to have an application para sa mga kababayan natin all around the world. Ano kailangan ng isang Pilipino sa isang lugar, pwede niya makuha yung information. Mm-hmm. So, I started making this app and hopefully that it will be out very, very soon. Na if it's successful in Spain, I'm hoping that we could have it all around the post, all around the Philippine post in the world. Mula rito sa Madrid, Spain, Connie Season, GMA News.